Ayan guys, good evening. Welcome to Just Lice's Vlog. And eto guys, meron akong konting sasabihin lang. Konti lang to, siguro mga 5 minutes lang to. Ayan. Gusto ko lang i-address tong vlog ko na to sa mga tao na nakatira sa UAE, na mga Pilipino na kung makapag-post sa Facebook, sobra-sobra naman ang pagka-OA nyo po. Yun. OA na po yung tawag ko sa inyo. First thing first is, basahin niyo po muna yung news bago po kayo mag-post, mag-repost ng news, and then dudugtungan niyo ng caption. Okay? Nagigets niyo po yun. Kasi, meron naman pong ibang mga tao na nagre-repost po sila ng video, and then okay naman yung caption. So, actually, nanggigigil na talaga ako kasi ilang beses na kasi ito eh. Ilang beses na alam mo kung sino ka, alam mo kung ikaw pinapatamaan ko, kung ikaw ang makakaramdam nito, alam kong magiging guilty ka. Kung nanonood ka ng vlog ko. This vlog lang. Ayan. Yung sinasabing lockdown, especially ngayon sa may Dubai, lockdown siya, 24/7 daw lockdown. Hindi siya bago, pero ngayong araw na in-implement na siya ngayon kasi 'di ba tumataas yung numbers. Aware naman po tayo na sa lahat po ng countries ginagawa po yung lockdown. So ibig pong sabihin ba noon lahat po tayo matitigas ang ulo? Tanong ko lang po, matitigas ang ulo. First things first, yung reason ng pagka-lockdown is para hindi na po magkaroon ng hawaan. Di po ba? Hindi na po magkaroon ng hawa, pass the message, pass the virus to each and every one. Parang ganon. So, hindi po ibig sabihin nun, napatigas po ang ulo ng mga kapwa nating Pilipino o kapwa nating mga tao dito sa UAE. First thing, yung na-report din na Tagalog daw, yung nakalagay dun sa patrol ng taga Dubai na mga pulis doon kasi pinapatamaan daw lahat ng Pilipino. So, wala ba kayo nakitang Arabic din doon sa taas? Ibig sabihin ba, Pilipino lang yun? Di ba naka-Arabic din yun? Yung ibang mga sasakyan may English, may ibang sasakyan doon na ibang lingwahe, yun lang yung nakita nyo, Pilipino na agad yung pinapatamaan nyo. Hindi po ganun. Hindi ko po talaga naiintindihan kung bakit po sobrang yung pagka-crab mentality nyo, parang Pilipino sa Pilipino. Alam po natin na meron pong mga pagkakamali, meron pong hindi po perfect yung mga tao. Gusto ko lang po i-quote sa inyo na ngayon po, since yung implementation po ng quarantine is ginagawa na po sa buong UAE, hindi po ibig sabihin nun na lahat po na nakikita nyo po sa kalsada ng mga tao po, matitigas ang ulo. Paki naman po. Huwag naman po over. Hindi porke nasa UAE po kayo para lang mapansin kayo ng uy, ng mga tao sa ibang bansa. Halaka. Nagbibigay lang po kayo ng ano, ng bad image. Hindi po sa ano, hindi po sa kung ano man. Yung virus po nandiyan na yun eh. Parang kumbaga, dinadamay nyo na po yung country. Alam nyo po yun. Na ganitong nangyayari, ganun na ngayon. Hindi po ganun. Hindi po siya maganda. Hindi po siya maganda. Promise. Ito po, bibigyan kita ng idea. Isa po ako ang nagtatrabaho. Di po, pa rin ngayon, hanggang ngayon, nasa labas po ako. Okay? Nasa opisina pa ako nagtatrabaho. Ibang mga kasamahan namin dito sa bahay, nag-home, work at home na po sila. Ako po, hindi pa po. So, ibig pong sabihin ba, matigas ang ulo ko kasi lumalabas po ako? Tanong ko lang po. Hindi nyo po kasi naiintindihan yung sitwasyon. Hindi nyo po naiintindihan kung anong nangyayari. Meron po kaming oras kung pwede po kaming makalabas. Pwede po kaming harangin sa gitna ng daan at tatanungin po ng pulis kung bakit po kami lumalabas ng bahay. Meron po kaming reason kung bakit po nasa labas kami. First reason po yun. Kasi nagtatrabaho po kami. Order po ng opisina namin na bumalik po kami sa opisina. Sino po nagpapasahod sa amin? Di pa po opisina. Pag may isinita po sa amin, sino pong mananagot? Di po ba opisina? So, hindi ibig sabihin na matigas ulo ko.
'di ba? Kasi lumalabas ako. Hindi po ganun. Second, yung mga tao po lumalabas sa labas para bumili ng pagkain. Aware naman po tayo na buong UAE na po, lahat ng mga malls po sarado na po. So, ano po yung mamamasyal pa sila? Saan? Sa park? Sarado na rin pong park. May mga fines. Pumunta ka lang ng park, may fine. Pumunta ka lang sa labas na walang reason, may fines. Pupunta ka lang, pupunta ka ng hospital na walang valid reason, may fines. Sasakay ka ng sasakyan na more than 3 ang tao, may fines. Madami pong fines. So, ikaw po ba? May pera ka? May pera ka ba? Tanong ko lang, may pera ka ba para maglakad pa sa daan at para, wala, gusto ko lang maglakad. Wala, ganun lang. Ganun ka ba ka feel talaga na safe ka? Kasi kung ako lang, gusto ko talagang magstay sa bahay. Gusto ko na lang dito ako, safe ako. Hindi ako lalabas. Pero wala akong choice. Wala akong choice. We know work out na ng company namin na mag-work at home ako and soon it will happen. So, hindi porke na lockdown po ang right now, na lockdown ang Dubai, hindi po ibig sabihin nun is matitigas pong ulo ng mga tao dun. Meron lang po tumataas yung numbers. Hindi po ibig sabihin nun na nagkakaroon ng katigasan ng ulo ng mga tao. Hindi po ganun. Wag naman po ganun. Kung meron po, kung malay ko, ikaw matigas ulo mo, kasi nasa sa UAE ka rin, di ba? Malay ko, ikaw ang matigas ng ulo. Ginagawa mo, gawain mo, kaya binibintang mo sa ibang tao, di ba? Merong ibang tao hindi man sumusunod, pero hindi yun ibig sabihin, lahat, ayan, matitigas kasi ang ulo. Parang, nilalahat mo eh. Hindi po ganun. Wala ka pong karapatan na isabihin yun sa ibang tao kasi hindi mo rin alam yung nangyayari. May mga tao dyan, oo, nawawala na ng trabaho sa UAE. Nawawala na ng trabaho. Dahil sa virus. Tapos sasabihan mo lang, oh yan, matitigas pong ulo. Wala na silang reason para lumabas kasi wala naman silang trabaho. Yung iba dyan, sa mga maliliit na mga store, sa mga stalls, sa groceries, iba dyan nagtatrabaho na nga lang para lang may makain. So please naman, nanggigigil na ako sa'yo. Promise talaga, nanggigigil na ako sa'yo. Hindi lang naman kasi sa UAE nangyayari yan. Sa lahat na po yan, lahat ng bansa po nangyayari na yung lockdown. Sa Pilipinas, nagka-lockdown na. Pero wala ako nakikita ang post mo na Pilipino doon. Oh, yung mga Pilipino sa Pilipinas ang titigas ng ulo. Wala. Ba't hindi mo bantay ang sarili mo? Ba't hindi na lang gumawa ka ng something na makatulong sa ibang tao? Diba? Bakit hindi mo na lang i-caption na okay, ito na yung news, pasa-pasa, gawa-gawa ng kung ano-anong kwento. Then, bakit hindi mo na lang gawin? Guys, stay at home para makatulong tayo. Ito lang pong basic na gawin. Hindi yun. Yan kasi ang titigas ng mga ulo. Hindi naman tama yung gano'n. Diba? Anong ginagawa sa inyo ng tao? Bakit ganyan ka? Ano mo? Ano bang pinaglalaban mo? Diba? Ewan ko, anong. Natural po, ilalockdown po. Pagka tumataas na po yung number, pagka meron na pong hindi man ganang nangyari, pagka may fever ka ba, alam mo kagad na positive ka, di ba hindi? Di ba? So may time ka pa na maglakad, may time ka pa mag-work, may time ka pa gumawa ng kung anong gusto mong gawin, kasi nga, hindi mo pa alam eh. Alam mo ba kung ilang days makukuha yung result? 3 weeks bago mo makukuha yung result, kung positive ka, kung negative ka. So, kung wala kang alam, shut up ka na lang. Nang gigigil ako sa'yo. Ayan na, 10 minutes na. Tama na to. Ayan na. Bye-bye. Bahala ka na sa buhay mo. Kung masundan pa, pag nakita ko pa yung post mo, dudugtungan ko na naman to. May part 2 pa to, sigurado. Ayan guys, thank you so much for watching. Bubush.